Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po, magandang araw po sa kanilang lahat. Nandito tayo ngayon at atin pong isa-isahin itong ating mga nakuhang treasure, mga antiques. Ang ilan dito ay maaaring may halong ginto at maaaring ginto pa. At ilan po dito ay naibinta natin at ibabahagi ko sa inyo kung magkano natin naibinta itong mga estatwa na yan na kung saan ay ating na-recover. Ang iba dyan ay hindi pa naibinta. Itong Buddha na ito ay naibinta na ito. At mura lang ang binta ko dyan. May mahigit 10,000 pesos lang. Hindi ko alam kung ano yan, gold ba yan o hindi. Kasi nakabalot yan. Hindi ko naman ginalaw sapagkat kung gagalawin maaaring masira. Wala po kasing certificate kaya hindi ko maibinta ng mahal yan yung Buddha na yan. At 1940s yan na Buddha, inabutan niya yung digmaan ng Hapon. At Japanese Buddha ang tawag yan. Tinatawag nilang Busatsu. Yan ang Buddha na yan. So naibinta ko lang yan sa 10,000 pesos sapagkat wala tayong certificate na hawak at binabara tayo. So nagmamadali tayo. So ang price niyan around $14,000 yung na-research natin. So ang laki ng diferensya, million yan kapag naibinta sa tamang buyer. So balit nagmamadali tayo sapagkat wala tayong magamit na pera, naibinta natin sa murang halaga lang. Ito ay maaring ginto pa ang loob niyan sapagkat parang pintura kasi ang brown na yan. Tapos hindi natin pwedeng bukbukin yan sapagkat masisira naman. At pag may sira ay maaaring babawas dun sa tinatag na antiquity price. Yung antique price niya ay mababawasan kapag ginalaw natin yung isang antigong bagay. So yan, naibinta lamang natin yan sa medyo murang halaga itong Busatsu na Buddha, Japanese Buddha. Kaya combination po yan ng tinatawag nilang woman at saka Virgin Mary na pinaniniwalaan ng mga Katoliko at saka yung tinatawag na Buddhist. Ito pangalawa, ito po ay naibinta ko na rin po ito. So ito ay tinatawag na Bronze Obiyama na naibinta natin sa murang halaga lang. So binili yan ng isang Chinese businessman. Bininta ko lang yan ng 8,000 pesos pero ang price niya is 100,000 euro ang price niya, no, mahigit pa. Yung pinakamababa niyan is $14,000 yung search natin yan, tinatawag na Hindu Bronze Obiyama na kung saan 15th century pa itong hawak natin. So itong klase ng Buddha na ito ay tinatawag nilang Tibetan o Tibet, nagmula po sa Tibet, antique ng Tibet. At nagkakahalaga nga po yung 13 to 14,000 US dollars yung pinakamura. Subalit 1800s yun, ito ay 1500s mga ka-treasure hunter. Itong hawak natin sapagkat tatlong layer po siya. Yung isang layer lang yan po yung tinatawag na 13,000, 14,000 yung price sa Google. Dollars yun, ay hindi sa piso. So maring million din to, subalit na ibinta rin natin ng 8,000 pesos sa pagmamadali dahil bronze lang naman yan at hindi naman ginto, subalit wala tayong hahawak na papilis. Pangatlo po, itong candle holder, ito ay nasa akin pa hanggang sa ngayon. Itong candle holder na ito ay hindi ko pa ito naibinta sapagkat wala po tayong buyer. At itinago ko lang yung candle holder na yan. So medyo nasa akin pa yan. Ito, naibinta ko na rin ito ng around 5,000 pesos. Yan. Yung ano na yan, yung tinatawag nilang Romans incense burner ba ito? Pero ito ay umabot na ng halos 1,000 years, 1,000 taon. Halos more than 500 years, almost 1,000 years. So imagine nyo kung ganun katagal yan. Ito yung ilaw ng unang panahon, parang lampara o parang incense burner.
Pero alam ko ay ilaw ito, nilalagyan ng langis dyan sa loob. Tapos sinisindihan yung dulo na yan. Kasi dyan umiilaw yan. Yan yung mga ilaw noong panahon pa ng mga AD o before Christ pa, may mga ilaw na ganyan. Tinatawag nilang Romans lamp. So ito ay tinatawag na Guangong ito sa salitang Chinese. Ito ay General Emperor na Chinese statue na antique. Ito ay 19th century at umabot na ito ng 100 years. At ibininta din po natin ito sa halagang 6,000 pesos lang. So, bronze po yan na sabi nila may halong gold daw yan. So, sobrang bigat yan eh. So, mura lang. Ito, naibinta ko na rin po ito na almost 10,000 pesos. Yan. Pero hindi ko alam kung gaano kamahal ito sapagkat wala tayong mga certificate at baka kumpiskahin pa yan kapag tumagal sa ating kamay o mawala pa yan o mabasag. Black market na lang. Itong dalawang bula na ibinta kasama dyan. So, ito antique Tibetan na silver na tinatawag nilang Tibet antique pendant. Dalawa yan. So, nasa atin pa yan. Yung dalawa yan. So, hindi pa yan kinoleksyon to yan. Tinago natin yan. So, itong plato silver, ito ay nasa 1920s. Yan, nasa akin pa ito. Yung mga kasamang gemstone dyan. Naibinta na natin yung ibang gemstone dyan. Sinama natin dun sa dalawang bulan na yun. So, yung hindi naibinta, yung mga maliliit dyan, hindi naibinta yan. Itong plato na 8 carats yan, antique din yan, naibinta na yan. Ito, naibinta na ito. Sinama ko na dun. Mura lang. 2,000 lang na ibenta ito. Sinama ko na dun sa dalawang bilog. Actually, agate lang daw ito eh. Sea agate. Natural sea agate. So, hindi siya pumasok sa diamond. Kala natin yan diamond. So, maaaring may presyo din, subalit wala tayong sapat na buyer. Wala tayong buyer na. Ito na sa akin pa ito. Ayan. At hindi ko alam kung sapphire ito o zircon gems. Pero alam, pagkakaalam ko zircon gems ito. Pink na zircon gems. Para din siyang rose quartz o crystal quartz, pero sa tigas niya, hindi na i-scratch ng basta-basta. Saka, tinesting natin ng heat testing. Pasado siya sa matigas na gems at maaaring isa din sa mahalagang bagay. Ito, dalawa ito. Nasa akin pa ito. Yan, dalawa ito sila. Ito yung isa. Medyo maliit. So, zircon gems na pink. Para siyang rose quartz din. Pero pag sinilip mo kasi yung rose quartz, eh, may mga crack sa loob. Ito wala eh. So, plain yung nasa loob at medyo foggy. Medyo parang may mga clouds na konti. So, usually pag rose quartz kasi may mga cracks doon sa kinalo, sa kalublooban ng crystal. Kaya pag pinaslaitan mo yan, clear. So, maaaring zircon gems. Ito naman ay tupas. Naibinta na natin yung tupas na yan. At isinama natin doon sa dalawang bilog at yung isang parang patatas na yun. So, pinackage ko na yan eh. Minadali natin sapagkat wala naman tayong certification at hindi certified yung mga bato na yan. Kahit mahal tong tupas na to. Sapagkat yan ay treasure talaga na nakuha ko doon sa may ilalim ng bato. So, treasure talaga yan. So, mukhang nabarat.
pero wala kasing paraan. Yun lang ang paraan para maibenta, mumurahan, para magamit natin yung pera, makapaikot, at maaaring makakuha pa tayo ng iba pang treasure na papalit dito sa ating manakuha. Tupas po ang tawag yan. So ito, itong bilog na ito, ay naisama ko rin doon sa anong bilog na yun. So overall, maabot siguro ng 100,000 mahigit yung naibenta ko na yun, kasama yung mga statue. Ito, sinama ko na rin yan. So, mura lang. Maabot na ng ilang milyon yun kung itinabi ko yun. Subalit, ito lang magamit na pera. Binargin ko na lang. Kasama nito, naibenta ko na rin yan. Mga yan. Yan, naibenta ko na yan. Yung mga jade ay hindi pa yan. Marami yan, isang box. So, dami natin jade na ipapa-certify ko talaga itong jade. Kasi, ang jade classified as one of the most expensive. Kaya, yung jade ang itinabi ko, yung marami. So, itong mga ganito na violet zircon na cut na ito. At, maaaring treated na itong zircon gem na ito. Tsaka, sobrang bigat nito. Ilang karat yan, 62.5 grams. Okay. 62.5 karats pala. So, ibig sabihin na malaki. So, nasa akin pa yung tatlo na yan. So, violet siya, wala yung scratch. Mahirap i-scratch. Hindi naman siya pumasok sa diamond. So, violet zircon gem oval cut, 62.5 karats yan. So, yung isa, magkaiba sila ng karats. Yung pangalawa ay 64 karats. So, violet zircon yung ating testing. Wala kasi siyang kaparihas maliban sa violet zircon. Kasi ang zircon is one of the gemstones din na matagal na rin, ancient. So, ito pong mga nakuha natin. Ang iba ay naibinta natin at ang iba ay nasa atin pa. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi sa inyo, mga ka-treasure hunter. Hanggang susunod po. Kung nagustuhan po ninyo itong aking naibahagi sa inyong video, paki-comments na lamang po sa ibaba at paki-subscribe. Maraming salamat.